Magandang hapon po mga kapuntos at pagkakataon pong ito ay meron po akong video yung ipipresenta sa inyo kung saan ang ating kapunto team kasamahan sa Armageddon na si James Consincino kasama ni ng isang pare na kanyang kasamahan doon sa Diocese of Cubao, sila ay nagturo patungkol sa Trinity. At ngayon, pakinggan natin sila. Pero bago muna yan, sa mga bago po sa aming channel, please po hit the subscribe button at the notification bell para maging updated po kayo sa mga video na ilalabas namin sa channel na ito. Okay? So, ito na po. Simula na po natin. Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga kapatid, at sa ating mga taga-subaybay. Muli, ito ang inyong likod, Brad James Consincino. Magbibigay naman po ng programang Ang Katanungan ng Mga Katoliko. Kasama ko po ngayon ang ating minamahal na si Reverend Father Ben Absenio ng Diocese of Cubao. Mga kapatid, dahil sa ating programa Ang Katanungan ng Mga Katoliko, hindi talaga maiwasan na sa ating pananampalataya meron talaga tayong mga nalilituhan. Gaya ng mga katanungan patungkol sa ating pananampalataya at ang mga atake at batikos ng mga ibang sekta patungkol din sa ating pananampalataya. Kaya sa programang ito, tayo po ay ating bibigyan ng hinaw at kasagutan ang mga katanungan ng mga Katoliko. Abangan niyo po. Brother James, tayo mga Katoliko ay nakakarinig na tayo daw ay tatlo daw ang Diyos ang ating pinapaniwalaan. Kasi mag-salita ko tayo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng Espiritu Santo. At ito ay sinasabi natin, Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo. So, suma total, tatlo na yung ating Diyos. Tama paniwalaan yan. Tama ka, Pater Ben. Meron talaga mga ating mga kaibayong pananampalataya na hindi naiintindihan ang ating doktrina. Kaya sinasabi nilang tatlo ang ating Diyos sapagkat hindi nila inaral ang ating pananampalataya. Unang-una, kasagaran po sa nagsasabi na tatlo daw ang ating Diyos, yung mga mismong hindi naniniwala na si Kristo Diyos. Merong isang sekta noon. At kung titignan natin ang ating pananampalatayang Katoliko, hindi naman natin itinuro sa ating pagiging Katoliko eh kahit sa ating simbahan, kahit man lang sa katesismo o sa dogma, wala po tayong katuruan na tatlo ang ating Diyos. Pero ang katuruan po ng ating pananampalataya ay iisa lang ang ating Diyos. Saan po natin yan mababasa, mga kapatid? Dito po natin mababasa sa Catechism of the Catholic Church. No? Catechism of the Catholic Church, number 266, na kung ating babasahin, Now, this is the Catholic faith. We believe and worship in one God in three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So napakalina po, Father, na ang katuruan pala ng ating pananampalatayang Katoliko saan sinabi dito, Now this is the Catholic faith. Ito ang pananampalataya ng Katoliko. Naniniwala tayo, we believe and worship. Naniniwala tayo at sumasamba sa iisa lamang na Diyos. Wala pong sinabi ang ating katesismo, naniniwala tayo at sumasamba sa tatlong Diyos. So yung mga nagsasabi na tatlo ang ating Diyos, Father, mga paratang na lang yun. Ayan, kung sa bagay naman, eh talagang parata lang naman talaga yon. Bakit? Hindi nga natin turo. Hindi naman pwede na ang ating aral sila mag-i-interpret. Nakibasa lang sila. Pag sila ang nag-interpret at ang kanilang interpretation ay salungat sa ating tinuturo, hindi natin yan aral. Yan ang maling akala. Tama yung sinasabi ni Brother James Consincino na yun ay hindi ating aral kundi kanilang mga maling akala. Tuloy natin ang video. And it is against the Ten Commandments. Kasi anong sinabi ng Ten Commandments? Thou shall not commit bear false against the witnesses of others. Huwag kayong gumagawa-gawa ng istorya na wala namang katotohanan.
na kung titignan natin sinasabi nila at inaatake nila sa atin na tatlo daw ang ating Diyos, pero ang katuruan pala ng Santa Iglesia Katolika sa Catechism of the Catholic Church, isa na lang Diyos natin. O sino paniniwalaan ko? Sila na umaatake o tayo na nagtuturo, na opisyal na turo na isa lamang ang ating Diyos? At hindi lang po sa katekismo. Kasi mababasa din natin sa banal na kasulatan na kung iilan talaga sila. Yung sinasabi nilang tatlo ang ating Diyos, hindi po. Ano sinabi po ni Kristo? Kung tatlo ba sila? Dalawa ba sila? Ano sinabi ni Kristo? Juan Kabanata 10, versikulo 30. Anong sinabi dito mga kapatid? At sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Oh, napakalinaw po. Ako at ang aking Ama ay iisa. Wala po siya sinabi, ako at ang aking Ama ay dalawa. O di kami lang tatlo. Iisa po. So napakalinaw po na sinabi sa atin sa banal na kasulatan at sa katekismo ng Santa Iglesia Katolika na ito pala ang ating katuruan ng ating pananampalatayang Katoliko ay tayo po'y naniniwala at sumasamba sa iisa lamang na Diyos sapagkat magkaisa lang po sila. Kaya mga minatatanong, Father, na bakit daw yung Katoliko, paano daw nagiging tatlo ang isa? Merong Ama, merong Anak, merong Espiritu Santo. Kaya, Father, one. Son, two. Three, Holy Spirit. Then, one plus one, magkano? O ilan? Tatlo. So, ibig sabihin, tatlo ang Diyos. Hindi nila naunawaan na yung pagiging tatlo ng Santissima Trinidad ay yung tinatawag nating persona. Tatlo sila sa persona, pero nag-iisa lamang sila sa pagdating ng nature. Sa Bisaya sa amin yan, tinawag namin kinaiyan. Ha? Kinaiyan. So, tatlo ang kanilang persona, they have three persons in one God, which is their nature. Napakalinaw naman po kung babasihan natin yung itlog. Yung itlog, meron doon ang shell. Nandoon ang laman, yung puti, tapos nandoon yung kulay dilaw. Pangatlo, hindi mo naman pwede sabihin yung tatlong itlog yon. Iisang itlog, pero nagkaroon ng tatlong distinction. Parang mangga rin yan, mangga. Mangga. May bala. May bala. May laman. Lutos ano, pero mangga pa rin. Mangga pa rin. Iisang mangga. Hindi nila pwede sabihin po, mangga, may bala, may laman, may luto. Ano yon? Tatlong mangga? Hindi. Iisa lang ang mangga, pero may tatlong bahagi sa isang mangga. Ganun din ang Santissima Trinidad. Tatlo sila ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Iba ang gampanin ng Ama, iba din ang gampanin ng Anak, iba ang gampanin ng Espiritu Santo. Kasi ang sa ating pananampalataya Katoliko, the Father is the Creator, the Son is the Redentor, and the Holy Spirit is the Sanctifier. Pero kahit tatlo sila na magkaiba ang kanilang mga gampanin, iisa lamang sila sa nature, which is ang divinity at ang pagiging Diyos. Kaya yan po ang aral sa ating pananampalatayang Katoliko, mga kapatid, na hindi po tayo nagtuturo na si Kristo o tatlo ang ating Diyos. Kasi ang turo po natin sa Biblia at sa ating pananampalatayang Katoliko na Katesismo ng Santa Iglesia Katolika number 266, maliwanag po na ang turo ng Iglesia Katolika ay tatlo lamang ang persona, pero iisa ang ating Diyos. Diba, Father Ben? So yun po mga kapatid, ang ating maliit at kaunting kasagutan na huwag patubayan kay ng Panginoong Diyos. Muli, itong inyong likod, Brad James Concesino at si Reverend Father Ben Arsenio. So, magandang araw and tatak safety with a humble heart. God bless you, Rodeo et Ecclesia.